So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, humusga na po ang taong bayan. Paano mo naman nasabi Mima? Meron pong panibagong survey na lumabas at makikita nyo guys kung gaano na po kalugog. Gaano na po kalugmok itong pangalan ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, ito yung balita. Marcos satisfaction, trust scores up, Duterte's ratings drop slightly. Yung slightly na yan, million din yan guys. If we will convert all the Filipino voters, million din yan yung slight na idinrap sa pagbaba nga po guys ng trust rating ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, napakadaming factor talaga kung bakit bumababa ang trust rating ng isang tao. Actually, sa presidente, wala sanang problema dyan eh. Kung bumaba man yung trust rating ng ating presidente, walang problema doon. Dahil unang-una, napakadaming trabaho po na ginagampanan ng ating presidente. So, hindi na po bago kung sakali man po na bumaba ang trust rating ng ating presidente. Dahil hindi naman sa lahat ng oras ay magagampanan niya lahat ng duties niya. Pero as much na kaya ni PBBM, katulad ng nung nangyari nga po guys doon sa West Philippine Sea, diba, na kung saan yung ating mga kasundaluhan ay binuli ng Chinese Coast Guard, kahit Linggo po, ang ating presidente ay pumunta po doon sa Western Command para po bigyan ng parangal, i-honor po ang ginawang sakripisyo ng ating Philippine Navy. So kung ang presidente man, kung sakaling bumaba man po ang kanyang trust rating, wala pong problema doon kasi madaming ginagawa ang ating presidente. Ang pangit dito, ang vice presidente. Kasi yung vice president, wala naman po talagang ginagawa. Tapos magtataka kayo, bakit bumababa yung kanyang rating? Yung kanyang OVP na nga lang, yung kanyang pinagtutuunan ng pansin as of the moment, di ba? Hindi niya pa magawa. So meaning, useless siya bilang vice president ng bansang Pilipinas. So ngayon, ito yung balita. President Marcos satisfaction rating increase from 43% to 45%, while his trust rating increase from 56% to 58%. Paano hindi tataas? Unang-una, napaka hardworking ng ating presidente, workaholic. Even though na binabash siya ng hakbang ng maisug, dinidemolish, kina-character assassinate, hindi po nagpa-apekto ang ating presidente. Instead, yung kanyang ginawa, trabaho, trabaho, trabaho. Kasi yung goal niya is mapabuti yung kalagayan ng mamamayang Pilipino. At napakaganda din po ng approach ng ating presidente dito nga po guys sa issue ng West Philippine Sea. Drug war campaign and sa mga national issues, ang ganda po ng approach ng ating Pangulo. Not unlike dito kay Vice President Sara Duterte, laging no comment. No comment na nga, no show pa. Yun yung pinakapangit, tapos protector pa ng fugitive. So paano hindi bababa ang trust rating mo kung yan yung ginagawa mong trabaho? Kala ko ba mahalin ng Pilipinas? Bakit hindi mo pinapakita yung pagmamahal mo sa bansang Pilipinas? Anyway, ito naman guys, yung kay Sara. Vice President Sara Duterte satisfaction rating dropped from 52% to 50%, while her trust rating decreased from 60% to 58%. See? Although yung tagto 2% na yan guys, sabihin na lang natin na maliit para sa inyo, pero kapag i-general natin, malaki na. So meaning to say, baka sa sunod na buwan, mas bumaba pa yan ng bumaba. Bumaba ng bumaba, lalo pat nakikita nyo naman, di ba? Yung approach ng ating vice presidente, yung tipong wala ka nang ginagawa, nagiging pabigat ka pa.
deadweight ka pa. Dito sa ating presidente, sinusweldohan ka ng taong bayan, pero yung trabaho mo, hindi mo ginagawa ng maayos. Talaga nga namang sino ang hindi maiinis dyan? See? Diba? As a vice president na lang sana na bansang Pilipinas, tulungan mo na lang sana itong ating presidente dito nga po guys sa issue ng West Philippine Sea. Pero ginawa mo ba? Tinulungan mo ba? Hindi. Tapos nagdagdag ka pa ng pasakit na instead sana na pagalitan mo o kundinahin yung ginagawa ni Pastor Apollo Quibuloy, ang ginagawa mo, sinusuportahan mo pa siya. Ang ginagawa mo, sinusuportahan mo pa yung isang criminal offender, yung isang fugitive, yung wanted, most wanted doon sa Federal Bureau of Investigation. Tama ba yon as a vice president ng bansang Pilipinas? Mas inuuna mo pa yung kapakanan ng isang criminal offender kaysa sa mga nabiktima? Babae ka pa naman din. Babae ka din, vice president. Pero bakit ganyan ang trabaho mo? So ngayon naman, kay Senator Francis Escudero naman, yung kanyang first term as a Senate president, emerged as the highest rated top government official in the country. So, pumalo po ng mataas itong survey ni Senator Chis Escudero. So, yan po yung ano ngayon guys, yung balita. Itong ano na to, galing po sa Tanghere Survey Firm. So, ito nga yung picture. Oh. Kita nyo yan. I-drop na nga lang natin dito guys. Nakikita nyo ba yan? So, sabi dito sa balita, President Marcos satisfaction and trust rating continue to rise up. Diba? Pataas ng pataas na. While Vice President Sara Duterte rating have fallen following her resignation from the cabinet based on Tanghere survey conducted from June 18 to 21. Alam nyo, napansin ko guys ha, nung mag-tandem si Vice President Sara Duterte and itong si President Marcos, every time na nagkakaroon ng survey, bumababa yung rating ni PBBM. So para sa akin, nakaka-apekto yung pangalan ni Sara Duterte dito sa ating presidente. Lalo pat yung matunugan natin na magkakampi kuno sila, 'di ba? So yung tandem nila, ang nakaka-apekto diyan si Sara Duterte, yung nagiging pabigat kasi tingnan niyo ah, nung umalis na si Vice President Sara Duterte sa tinatawag na unity team at nagpakilala na opposition. Tingnan nyo, unti-unti nang nag-rise up ang pangalan. Kumikinang na po ang pangalan ni President Marcos. So meaning to say, isa sa mga nagpapababa ng survey ni PBBM ay yung katarantaduan nga na ginagawa ni Vice President Sara Duterte. See, buti na lang umalis ka. Dahil kung hindi ka umalis, patuloy pa din na bababa ang survey ng ating presidente. Kasi nga deadweight ka, pabigat ka sa madaling sabi. So mabigat ka na nga, nandadamay ka pa. Mabuti na lang magsolo ka. Magsolo kayo ng mga kapwa mo dilis. Kasi wala ka din naman talagang ginawa. Pabigat ka lang sa ating gobyerno. Sana nga sinagad mo na. Hindi ka nag-resign as a DepEd Secretary. Sana nag-resign ka na lang din as a Vice President ng Bansang Pilipinas. Dahil unang-una, wala kang ginawa. Pabigat, deadweight. Diba? Based on the survey result, President Marcos continue to see positive trends in his satisfaction and trust rating throughout the second quarter of 2024. Talagang kikinang po ang pangalan ng ating presidente dahil tama naman po ang kanyang approach. So, alangan naman hindi kuminang ang pangalan ng ating presidente, tama po yung approach, yung pag-govern ni PBBM. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.